panunan. Hindi alintana ng namat ay makagat basta't makarating naligtas ang tapat. Sa pagmamadali, kahit na madapa, kahit na habulin ng asong at daga. Ang ipis matiki, lumipad lang sa aking biglak dito sa FBFB, di ako mawawala. Ang ulang pamandin, kahit dito mina, may butang pantapat sa maraming laba. Sa biglang ulan, paglabas ng linta sa FBFB, di masasagana. Ang katuwaan ko'y walang kasing sukat sa lahat ng tula ay mag-unat-unat. Hindi baling ako'y tamaan man ang siglat basta't may FBFB dito'y nag-uulat. At sa kay Sir Manny, maraming salamat. Ako'y tumutula at hindi nagluwat. Sa ID kong suot at ibing pala, tayo'y masaya. Masigla ang lahat. Maraming salamat, kaibigan. At ngayon po ay aking pinatawagan ang Sonic Grandmaster, Mr. Jose Paul N. Reyes. Palalambutin niya mga puso natin sa pamamagitan ng kanyang mga sonata. I would like to congratulate Mr. Manny Calpeto for his past achievements and his present project, the School of Inventors. Sana po magtagumpay, pati yung inyong economic program. And of course, I would like also to greet our Father Rooster and Mother Hen, Pinpin, Takip Silim, and Sirinas, who came all the way from Canada just to be with us today. And my table mates, Philip Susara, and his siblings. Nang ang lakambini ay biglang tumula, ako'y natigilan na manghat na tuwa. Ito'y pangyayaring nakakatulala kaysa basahin ang kanyang kinata. Hindi ko makuha si Sir Pinpin, yung ito, yung parang balagtasan basta yun. Parang itugot galing sa... Parang nag-ano? Intense ang... Parang ano, 3D. Ano nga, yung... Ano nga yung sa sine? Yung may sensoround. Parang sensoround yung pagbigkas niya. Ako lang marahil ang siyang apektado. Sapagkat sa musay, tapat na amigo. Bawat niya matitik, animoy kariño. At kinalulugdan anumang ikwento. Kapag tumula ang mahal na musa, ang likha niyang awit, dulot ay ligaya. Ang buong paligid, may ningning at saya. Kulay bahaghari, tigid ng pag-asa. Umutyang kay baib, ilaw ng panulat. Diyusak ang bumaba at nakapanggulat. Sa inyong harapan ako'y nag-uulat. At walang masabi, kundi ay salamat. Ang talak ng tandang na siyang tumilaok, para ang umagay sumungaw sa sulok. Kapag ang musa sa tulay sumubok, yay hudyat at sindi ng mga paputok. Salamat po. Iba ang pumasok sa isipan ko nung narinig ko yung hudyat ng mga paputok na yun. Ayan na naman po si Carlo. Oh, parang iba yata ang tinutukoy ni Sir na nagpuputukan eh. Ang walang katapusang putukan. Oo, oh, ang putukan sa magdamag. Tatawagin po natin dito sa harapan ang isang napaka-successful na tao sa mundo ng radyo, ng FM, at ng broadcasting. Ayan. At ating ipapakilala si... Ipapakilala ang ating... Si Mr. Ginoong Manny Luzon! Ako po'y isang hindi makata. At ako po'y hindi tutula pagkat ako po'y nataasan lamang ni Kuya Manny na mag-talumpati pang-inspirasyon sa hapong ito. Pero bago ako magtalumpati, ikwento ko lang yung aking kaibigan. Kaibigan namin dalawa ni Manny, napakasipag. Alam niyo naman si Kuya Manny, napakasipag yan.
Mayroon pa kami isang barkada, napakasipag din. Katunayan, iniwan na namin yung barkada namin kaya wala na inatupag kundi yung kanyang trabaho. Nilayasan na rin siya ng kanyang asawa dahil sa kanyang sipag. Yun yung sipag na araw-araw na lang nag-uuwi ng trabaho sa bahay. Alam niyo ba ang trabaho niya? Imbalsamador. So, hindi ako makata at hindi rin ako tutula. Pero mayroon pa kami isang kaibigan din ni Paring Manny. Yun naman ay doktor. Malas, nakulong yung aming kaibigan na doktor. Hindi ito joke. Nakulong yung kaibigan naming doktor sapagkat nahuli nagpag-sex sa pasyente. Veterinarian mo yun. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kaibigan, mga kabaro. Nais ko pong sabihin sa inyo ang lahat ng aking nalalaman tungkol kay Kuya Manny Calpito. Subalit ang mga ito ay walang kinalaman at walang pananagutan ng aking dalawang FM radio station, 107.5 Wind Radio at saka 91.5 Big Radio. Personal ko lang po ito bilang isang matalik at parang kapatid na rin na kaibigan at kumparing buo ko na si Kuya Manny Calpito. Alam natin lahat, si Kuya Manny Calpito ay isang napakasikat na radio announcer at siya nagsimula, siya yung ang nagpasimula ng DCRH Operation Tulong noong 1978. Hindi lang siya isang multi-awarded na radio anchorman. Isa rin siyang inventor. Marunong lumikha ng mga bago at makabuluhang bagay. Kasama rito ang patented na steering wheel lock design noong 1999. At ang may copyright para sa kanyang pet saver invention noong 2002. Isa po siyang makata. 10 taon pa lamang si Kuya Manny ay nadiskubre ng kanyang talino sa poetry nang minsan siyang pabigkasin ng impronto ng Daniel, Ilocano word for poem. Sa kanilang taon fiesta doon sa Saguday, sa Nueva Vizcaya, marami pong humanga sa kanya sa edad na 10 taon gulang pa lamang. Nagsulat siya ng mga tula sa Ilocano at nalalathala sa mga magazine tulad ng Banwag. Tama ba, Banwag? Banawag. Mula sa pagsusulat sa Ilocano, pinasok niya ang pagsusulat sa Tagalog at naging daan sa paggawa ng maraming script sa radio soap opera hanggang maging si Kuya Manny maging isang producer director ng radio dramas. Sa DXMCAM Radio sa Davao City po siya nagsimula ng kanyang radio career. Samantalang nagpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral at nang matapos siya ng high school ay nagsimula na siya mag-produce at mag-direct ng mga stage shows. Isa rito ang stage show Extravaganza na itinanghal si Stella Suarez sa Terry Theater sa Santiago Isabela. Mula sa Davao, bumalik si Kuya Manny sa Maynila noong 1969 at nagpatuloy ng kanyang broadcasting career sa Voice of the Philippines. Nang ideklara ang martial law noong taon 1972, nagsimula siyang mag-anchor ng isang public service radio program na pinapamagatang Buhay Gabi. Ito ang siyang naging simula ng bagong uri ng radio public service program ng ating bansa. Sa kanyang programa ay hinimok niya ang buong sambayanan na sumali sa kanyang radio program. Mga taxi drivers, mga barangay officials, military personnel, movie personalities, music artists, entertainers, medical personnel,
hospital personnel, mga kapulisan, mga philanthropist at mga karaniwang mamamayan. Pumutok ang kanyang programa. Ngunit hindi nagtagal, si Kuya Manny ay lumipat sa DCRH at dinala niya ang ganung klaseng program sa radyo sa paglipat niya sa DCRH noong 1978. At dito niya sinimulan ang DCRH Operation Tulong na naging overnight sensation at nagkamit ng maraming awards sa Radio Public Service Program hanggang sa maitangi ito sa Catholic Mass Media Award or CMMA Radio Hall of Fame. Ito po yung picture ni Manny nung tumanggap siya ng award mula sa Santo Papa. Dito po yan sa Pilipinas. Kabilang sa mga first na sinimulan ni Kuya Manny ang pagtatag ng unang Community Fire Brigade or New Market Fire Brigade na binubuo ng mga Filipino-Chinese volunteers. Kaya kung nakikita natin marami diyang mga Filipino-Chinese fire trucks na nauuna pa sa mga fire trucks ng gobyerno kung may mga sunog. Si Manny Calpito po ang may kasalanan niya. Siya ang nagsimula ng lahat ng mayan. Si Kuya Manny rin ang nag-introduce ng unang two-way radio communication sa pagbabalita sa radio. Live mula sa field, sa mga traffic accident, sa mga sunog at iba pang mga nangyayaring kalamidad. Noong 1983, ay nag-emigrate si Kuya Manny sa Amerika at nagtrabaho bilang textile chemist sa Pacific Fabric Finishing sa Vernon, California. Isa sa pinakamalaking fabric finishing company sa Los Angeles, California. Nagbitiw siya roon, nag-resign siya roon, makaraang 9 taon. At nag-produce ng sarili niyang radio program sa Amerika sa KWIC-FM sa Pasadena, California. Alam niyo, una kaming magkataumpalan, una kaming nagkita ni Kuya Manny at magkakilala noong 1978 noong siya pumasok sa DCRH. Bilang angkor man si Kuya Manny at ako man ay bilang radio technician. Doon at noon nagsimula ang aming pagiging magkakaibigan mula noong 1978. Ako, batang-bata pa po ako noon. Hindi lang kami ngayon basta magkakilala ni Ginoong ni Kuya Manny. Naging magkumparing buo kami nang maging ninong ako sa kasal ng kanyang kaisa-isang anak na babae na si Pinpin noong 2008. Mula noon ay lagi kaming magkasama at kitang-kita ko ang lahat ng mga sumusunod ng mga pangyayaring kinasangkutan niya. Pwede ako maging state witness kung bibigyan ng protection.